Bonjour mga kababayan! For today's video ay isi-share po namin sa inyo kung paano nga po ba talaga nakapunta si Jay dito sa Canada. So, dahil marami po nagme-message po sa amin sa YouTube at lalo-lalo na sa FB page kung paano ba talaga mag-apply papunta dito sa Canada. Pasensya na po kayo at hindi po namin masagot isa-isa ang mga katanungan ninyo dahil sobrang dami po talaga ang nagme-message. Medyo busy din po kasi sa araw-araw na pamumuhay dito. Kaya naisipan po namin na i-vlog na lang po ito para magkaroon po ng idea kung paano nga ba pumunta dito sa Canada. Yes po. Pero bago po ang lahat at kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, share, subscribe. Click the bell button na rin po para updated po kayo sa aming mga bagong upload na videos. Simulan po muna natin ang journey ni Jay kung paano siya nag-umpisang mangarap makapunta dito sa Canada. Yes po, December 2016, napag-desisyonan ko na umuwi na lamang ng Pinas at hindi na bumalik sa Saudi para makasama ko ang aking asawa at makabuo na rin ng sariling pamilya. Nung una, naging maayos naman ang aming pamumuhay hanggang sa naubos na yung ipon namin. Pero napagpatayo naman kami ng sarili naming bahay at na-bless din kami ng isa naming anak. Pero habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang buhay sa Pinas. Pinay-stop ko muna sa work si Mish para merong mag-alaga sa anak namin. Dahil ako na lamang nagtatrabaho noon, so hindi na sapat ang aking kinikita. At hindi ko rin maibigay ang pangangailangan ng mag-ina ko. Then napagtanto ko na kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Doon na ako nagsimulang mangarap ulit para sa kinabukasan ng anak namin. Ano-ano yung mga ginawa mo para makarating ka dito sa Canada? Ang ginawa ko noon ay nagpasa ako ng mga resume sa iba't ibang website. Ano-ano nga ba yung mga website na pinasahan mo noon? Kagaya ng Jobbank, Indeed, Jobstreet, at Work Abroad. Ah, doon ka pala nagpasa. Pagkapasa mo ba nung mga resume na yon, ilang days, weeks, o months bago ka nila tinawagan? Actually, hindi ko na matandaan kasi 2018 pa yon, so sobrang tagal na talaga. Basta nagpasa lang ako na nagpasa ng resume. Hindi ko ini-expect na tatawagan ba nila ako or mag-email ba sila sa akin. Basta, ang ginawa ko nun, pasa lang ako ng pasa ng resume hanggang sa, yun nga, may tumawag na sa akin. So, yung tumawag sa'yo noon ay mismong employer o agency? Bali, ang tumawag sa akin ay agency sa Pinas. Hindi ko nga alam kung saan nila nakuha yung resume ko dahil sa dami ko pa naman pinagpasahan sa website. Actually, hindi lamang yung agency ang tumawag sa akin at marami ding iba't ibang agency at iba't ibang bansa din. Katulad na lamang ng Europe, Australia, Singapore, Canada, Saudi. Pero syempre, pinili ko pa rin ang Canada. So, anong klaseng work ang in-applyan mo nung nagpasa ka ng mga resume? Ang position na in-applyan ko is machinist. So, ano pala yung natapos mong course sa Pilipinas? Ang natapos kong course sa Pilipinas ay mechanical technology. Isa lamang po itong vocational course. Ilang years yun? Bali, 1 year and 6 months sa Don Bosco. Yung work experience mo at yung pinag-aralan mong vocational course ay related ba? Oo, ganun na nga. May chance bang makapag-Canada yung mga high school graduate? Oo naman, marami akong kilala na high school graduate lamang pero andito na sila sa Canada. Basta meron kang work experience. Ano kasi yung pangalan ng agency mo sa Pilipinas? Ang pangalan ng agency ko sa Pinas ay Chartreuse Prime Recruitment Specialist Inc. Saan nga ba matatagpuan yung agency mo sa Pinas? Matatagpuan ang agency ko sa Pinas ay sa Taguig, Manila. So, may placement fee or processing fee ba doon? No placement fee at no processing fee. May ginastos ka ba doon sa application mo? Oo, bali ang nagastos ko doon is 40,000. Una sa medical, ako muna yung nagbayad. So, ang binayaran ko sa medical is 7,000. Pero na-reimburse ko naman yon. Then yung remaining na yon, ay yun yung training namin para sa French language. Dahil dito nga kami mapupunta sa Quebec, Canada. Ah, ganun pala yon. Bali, simula nung pagpasa mo ng resume hanggang nagkaroon ka ng visa, mga ilang months yon? Bali, umabot siya ng 8 months. Kasama na dun yung medical, biometrics, hanggang sa makuha ko na yung visa. May mga alam ka pa bang ibang legit agency na nagpapaalis papuntang Canada? Oo, meron. Katulad na lamang ng IPAMS,
First Dynamic Personnel, Mercan, EDI Staff Builders. May mga kakilala kasi akong napalis na mga agency na yan. Or pwede din naman pala silang pumunta sa website ng POEA, di ba? Oo, pwede rin sila pumunta doon. Andun lahat ng agency na hindi natin nabanggit dito sa video ito. Paalala lamang po, hindi po kami nagtatrabaho sa mga anumang agency sa Pilipinas or hindi rin po kami immigration consultant. Kami po ay nagsashare lamang ng mga idea o mga na-experience namin dito sa Canada. So, bago po natin tapusin ang video na to, may mga tips ka ba na mai-share mo sa ating mga kababayan na nangangarap din na makapunta sa Canada? Yes po, patuloy lang po tayong mangarap. Huwag po tayo mag-isip ng mga negative. Katulad na lamang ng mukhang malabo yata akong makakapunta sa Canada. Malaki yata ang magagastos ko. Saan ako kukuha ng panggastos ko? So yan yung madalas nating naisip pagdating sa pag-abroad. Siyempre talagang gagastos ka. Katulad na lamang pag-aasikaso ng mga requirements at pamasahin na rin siyempre. Kung ano, naalala ko tuloy nung panahon na yun, wala tayong perang panggastos. Nag-try tayong maghiram sa mga relatives, sa mga friends. Kaso wala din silang pera. Pero buti na lang may na-suggest yung agency mo na kung saan pwedeng mag-loan, no? Kasi kung porsigedo ka talaga sa pangarap mo, eh pagtutuunan mo ito ng pansin. At paghihirapan mo talaga. Sa pag-a-abroad, hindi talaga ganun kadali. Kailangan mo talaga ng matinding pasyensya, pagsisikap, determinasyon, at syempre huwag natin kalimutan magdasal sa Panginoon. Ayan po mga kababayan, paki-check lamang po, ilalagay po namin ang mga links sa description section at ilalagay din po namin ang website ng Canada. Paki-explore na lamang po at andyan po lahat ang mga information about sa Canada. Paalala lamang po, mag-ingat po kayo sa mga scammer dahil hindi po biro ang maglabas ng pera sa panahon ngayon. Kung may mag-offer man po sa inyo, ay agad nyo pong i-check kung legit po sila o hindi. So hanggang dito na lang po guys. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button for more updated videos. Thank you and God bless. Bye!